How much? 50? Yeah. Okay, let's go. Okay, brother. This one for you. And then, right? 550. Man, I hear you say 50. 550. Man, 550 is so much. You know you're on camera, right? Yeah. Grabe! Sobrang nakakahiya ang scammer na tricycle driver na ito. Kasi mula 50 pesos na charge, naging 150 pesos ang charge niya sa foreign tourist na ito na isa din palang vlogger. Tapos, less than 1 kilometer pa pala ang nilakbay nila. Kaya sobrang nakakahiya talaga ito, lalo na sa mga foreign tourist na pupunta sana dito sa Pilipinas dahil sa mga ganitong eksena. Kaya panoorin natin kung paano niloko ng scammer na tricycle driver na ito ang foreign tourist tapos vlogger din pala. Okay, we will take his tricycle. I'm only like a 2-minute walk, but let's just try his tricycle. Interesting. How much, brother? Brother, how much first? How much? How much? How much? 50. 50? Yeah. Okay, let's go. Wow, interesting. First time I've been in a tricycle. Welcome to Philippines. I like your bike. Yeah, motor bike. How many cc's? 200 cc's. 200 cc's? Yeah. Okay, nice. It's good. Fourth gear. Oh, nice. I also drive motorbike, but 150 cc. You? I drive 150 cc, not 200 cc. Eagle. This what? Eagle. Eagle? Yeah. Eagle. You like eagle? You're free like eagle. Flying. Yeah. What's your name, brother? Eminem. Oh, no, your hat. Is that your hat? Or clothes? I'm gonna drop the clothes. You drop this clothes. And that is your clothes? Yours. I close. Yeah. Okay. No problem. Wow, it's a nice bike. Yeah. How many years do you drive? 20 years. 20 years? Yeah. And your age? Yeah. 20 years. You know. 27, 20 years. 20 years, 7? Yeah. You drive 7 years old? Yeah. Wow. You brother, you motor. 7? Yeah. 7 years old. Yeah. Wow. 7 years old, you've been driving. Is this for a hand? I think I hold my hand like this. I think we need to put this up here so we can talk to him. What's your name? My name? Yeah. Chris. Chris? Chris. Yeah. And your name? Any name? M-N. NN. Yeah. NN. Okay, good name. You are from Manila or a different place? Your home? You. Manila? Yeah. You Manila? You. Okay, good. You magazine? I make YouTube. Who? YouTube. Me? You baby three. Sorry? Three baby. Three baby. Yeah. I'm three baby. Oh wow. Yeah. You're a strong man. Yeah. Strong man. Very strong. Okay, here is good. Well, you know direction. Good. You know your streets. Okay. What is this one? Motor star. This one. You cat. Cat. Sorry. Cat. Yeah. Oh cat. What's this? Cat. Is for money or for no money? No money. Yeah. What is inside? Cat. Oh, cat. Oh, this is cat. Yeah, oh, cat. Okay, I see. Okay, brother, this one for you. NN, right? 550. 550? Yeah. Oh, 550. No company man. Motor. Man, it's so close. No, new company. Man, I hear you say 50. 550. Man, 550 is so much. 550. You gasoline. Man, 550. 550, I go airport. No, you company. Man, it's so close. 1 kilometer. Yeah. Man, I will give you 100. I hear 50. No. You company motor, you gasoline. No. Sure. 550, you're going to charge me? Yeah, you company motor. Company motor, yeah. And you're going to charge me 550? Yeah. 550 yeah. For this? Yeah. $10. You are. You're going to charge me that much? But you know you're on camera, right? Yeah. Okay, man. Okay. I will give you 550 then. It's your choice. Good.
You say 50, man? Yes, you say 50, I hear you. Okay, man. There's your 550. Thank you. Yeah. Don't, next time, don't do this. No. This is not good, man. Yeah. This is not good. Next time, you don't do. Thank you, sir. Okay. No, I'm not giving more. Man, sorry, guys. That put me in a bad mood. He said 50 at the beginning. Oh, man. I swear to God. Man, that put me in a bad mood. Oh, well. Ito na ang ating reaction. Sobrang nakakalungkot and nakakahiya, especially sa mga foreign tourists na makakapanood nito. Kasi di ba nga, imbis na gusto natin manghikayat ng mga bagong turista na nabibisita dito sa Pilipinas, ay pwedeng ma-discourage dahil sa gawain ng tricycle driver na ito. So, as in nakakalungkot, no? Tsaka maiinis ka talaga. Akala ng tricycle driver ay naka-jackpot siya ng 550 pesos. Pero kapalit nun, ang kanyang kaluluwa. Kasi hindi niya nare-realize na vlogger, na foreign vlogger, ang kanyang naging pasahero na tinake advantage niya. Ngayon, ang kapalit, ayan, pwede na siyang makilala sa buong mundo. Kasi nga, naipublish na ang kanyang face, ang kanyang gawain, at pwede siyang makulong dahil dito sa pang-i-scam niya sa isang foreign na tourist. Ito na ang ating story time. Pumunta ako sa La Union 10 years ago kasi may inattendan ako na kasal. Sa Luna yun eh. And then, binaba ako ng bus doon sa Bangar. Pero in-advise ako ng konduktor na baka tagain ako sa price kasi wala nang sasakyan, wala nang backload, kaya maganda raw ako ng pera. Pero yung usually daw na hinihingi is between 150 to 200 pesos via tricycle. And then, nung bumaba na ako, ayun na nga, sumakay na ako ng tricycle. Tapos, parang umabot kami ng 30 minutes, medyo matagal talaga. So, na-realize ko, oo nga, kaya pala medyo mahal yung i-charge nila sa akin. So, nag-expect ako na baka mas malaki pa sa 150 or 200, baka 300 ganon. So, nung bumaba ako, parang nadagdagan siya, mga 450. And yes, I know na tinaga talaga ako. So, sa isip ko naman, syempre, kawawa naman yung tricycle kasi babalik pa siya, mukhang wala siyang backload. So, tulong ko na rin yon. Yung parang binigay ko ata is 450 pesos. And syempre, happy ako kasi nakarating ako sa point of destination ko. And sana sa akin, nung binigay ko yung 450, sana nakabawi man lang ako sa tricycle driver na yon or nakatulong ako sa pag-reach niya ng kanyang boundary. So, wala akong sama ng loob nun. Kahit na feeling mo na parang nagrabyado ka. Pero that's life. Eto na, ang ating lessons. So, number one, hindi naman masama na kumuha ka ng video, lalo na kapag nakaramdam ka na talaga ng medyo hindi na okay yung mga pwedeng mangyari. Such as magtatalo kayo, tapos magfisikalan pa. Yung pagbibideo mo ay enough evidence para makasupport dun sa claim mo in any way na mag-file ka ng kaso doon sa police, sa barangay, o kaya sa NBI. Number two, magdala ka ng extra na pera, lalo na kapag pupunta ka sa mga unfamiliar places. Kasi hindi mo talaga alam ang mga kakaharapin mong tao. Meron at meron ka talaga mga kaharap kapag or makachamba na mga scammer. So, instead na makipag-away, ayan, bigay mo na lang para hindi kanila, walang masamang gagawin yung mga scammer sa'yo. Tsaka ang pangatlo ay magtanong-tanong ka. For example, yung mga pamasahe, magkano ba yung mga ganito, pamunta dito, ano ba yung dapat kong sakyan, ano ba yung dapat kong iwasan, yung mga ganon. At least, magkakaroon ka ng idea through yung mga pagtatanong-tanong mo sa mga lokal na residente, in any case, nabibisita ka or magtutur ka sa ibang places. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video, especially sa paghahanda ng sarili mo kapag nagtutur ka sa mga places na hindi familiar sa'yo, para at least makaiwas ka sa mga gulo and alam mo yung gagawin mo in any case na ikaw yung susunod nilang bibiktimahin. Okay, so sana nakarelate din kayo dito sa senaryong ito. I hope na
mahuli yung tricycle driver na ito para hindi na niya maulit pa itong pang-i-scam na ginagawa niya. Okay, so thank you for watching and have a nice day.